those birds. Saan kaya sila natira? Wala naman may nakikitang puno dito. Ngayon, ito nga pa ang pinakabagong condo by DMCI. Nandito pa rin ako sa may Bonnie pa rin ba to? Hindi ko sure kung Bonnie pa to eh. Pero ayun, matatanong nyo dun sa pinakadulo yung kalayaan papuntang kalayaan bridge. Yan na yung daan. Yung, so, zoom natin. Yan. Oops. Yan ako dadaan. Kalayaan bridge. Kaya siya tinawag na kalayaan bridge kasi nandun siya sa kalayaan. Kalayaan Avenue, Makati City. Oops. Kaya ako ito na-discover na daanan kasi kapag nadaan kas ako, dito rin dumadaan. So, one time kinabisado ko. Pwede naman talaga siya daanan ng tao. In fact, kung nagbibisikleta ka nga, allowed naman eh. Even yung bridge, pwede siya lakarin. Pwedeng lakaran, I mean. Pag umaga, laging doon. Siguro ganitong hapon, meron din. Hindi ko sure. Pero kapag gabi, huwag ninyo nang itangkain. Kasi, feeling ko lang naman, hindi siya safe kapag gabi. Ito na, ito na yung bridge na dadaanan ko. It's called Kalayaan Bridge. Papansin ko lang, i-flex ko lang yung mga vandal dito. Ang galing. Mga gangster talaga. Pakasaya. Hindi ko alam kung anong dulot sa buhay nila ng pagbabandalize. Okay sana kung art. Yung pala kita ko yung mga parang mosaic, graffiti art ba tawag dyan? Okay pa yun sa akin eh. Pero yung mga vandal. Alis naman magpatakbo na. Yung mga katulad yan. Ano yan? Diba? Ang messy. Ito po. Parang Crayola pa ata ginamit nila. I mean, crayon. Brand pala yung Crayola. Ayan na naman. Crayon. Diba? Ayan, siya pa. May cookie. Ito. Ano bang font to? Diba? Ano bang napapala nila? Ito, sunod-sunod ito mga vandalisms na ito. Ang dami. Sana nagpa-mural na lang dito. Pero minsan kahit may mural, binavandalize pa rin eh. O, oh, diba? Nakaka-proud. Nakaka-proud maging Pilipino minsan eh. Yung mga ganitong initiative ng mga tao. And I'm so certain, ginagawa nila to during night time, madaling araw. Okay. So, I don't know whether this is inspiring. Don't die wondering. So? Just don't die. Kabila rin, may mga vandals din eh. Grabe, no? Another vandal. Ay. The trash is greener on the other side. I don't care. Kasi ito yung medyo critical na part ng bridge. Kasi ganyan lang kalit yung space na pwede mong nakaran. So kung medyo malapad ka, sa side view ko ng konti, pag naglakad. So far, parang ako na naglalakad. Dito. Walang tao sa likod ko. Ako lang. Pero naglalakad doon, nauna sa akin. Ito yung pinauna ko kanina. Pero ang layo na niya.
More vandalisms. Sa part na to ng bridge, meron akong hatan pababa. Ito papunta na tong Makati. Yan. Tapos matatanaw nyo rin dito. Hindi ko alam kung anong factory to. Okay, well, mukha siyang factory. Pero lawak ko. Sa baba, mayroong mga naglalaro ng basketball. Itong bridge din na to, nasa ilalim nito yung Pasig River. Like a river. Yan. Yan. Dun sa dulo yung Guadalupe. Guadalofi. Guadalofi. Hey, vandals. Candles everywhere. Good job, kabataang Pinoy. Well, inassume ko lang ha, ng mga kabataan yung gagawa niyan. Dito tayo ng konti. Dito muna tayo muna. Saglit lang. Okay. Running video time is almost 7 minutes. Siguro mag-stop ako at 10 or 8. Parang tagal ng 10 minutes. And then upload ko na siya. Walang edit, upload agad. Nakakangawit din pala maghawak ng phone. Tagal ko na kasing hindi ito ginawa. Nag-enjoy lang talaga ako today. Alam mo yun, wala kinisip. Yung disconnected ka muna sa mga personal problems, mga issues na hindi mo pa kayang harapin. Minsan malaking tulong yun eh, to be in a different environment, like physically detaching yourself from where you were, diba? What I meant is maganda na meron kang time sa sarili mo muna to recharge. Hindi para takasan yung mga problems, but for you to be stronger, para pagbalik mo sa yung daily routine, mas clear yung mind mo. Ano bang sinasabi ko? Not sure kung dito na ako bababa. Hindi pa siguro. Sa kabila na lang. Pwede na dito eh. Pero gusto ko dun sa mas malapit sa uptown bumaba. Bumaba kasi nito yung uptown mall. So as I was saying, it doesn't mean na nagliliwaliw ka pansamantala. Ito matakas ka na sa problema mo. Minsan kailangan mo yun. Kailangan mong gumala. Hindi mo naman kailangan gumastos. Pero kung may budget, treat yourself. Minsan kailangan mong pasayahin sarili mo rin. Kasi nagmumukmuk ka, nataghihintay ka ng taong sasalba sa pagkalugmok mo. Ang unang tutulong sa iyo, sarili mo pa rin talaga. So be stronger. Mahirap ang buhay. Pero mas mahirap kung hindi tayo gagalaw. Mas mahirapan tayo kung maghihintay lang tayo at wala tayong gagawin. Pero higit sa lahat, dapat matuto tayong magdasal. Diba, Lord? Kasalan tayo ng dasal. Minsan di mo kailangan magsalita pag nagdadasal. Natahimik ka lang. Ako, ginagawa ko yun. A moment of silence. Ito nga, 2-3 minutes, it doesn't matter. Basta maramdaman mo lang yung presence ng katahimikan. It can help you. It can help you focus.
sabi niya sa psychology, di ba? The power of mindfulness. Yeah. Ako kapag ganun, I do it kasabay ng prayer or after praying, I meditate. Ang seryoso ko naman bigla. Grabe yung transition niya. Well, sabi ko hindi ko kaya paabot ito ng 10 minutes. It's close to 11 minutes now. At if you'll notice, bumaba na yung bridge. Pababa na kasi siya. And I'm almost nabubulol pa ako. I'm almost on my way to, ano ba, I'm almost there sa Uptown. Uptown Mall. Kasi sa Uptown na ako sasakay pa uwi. Malayo na kasi kapag nilakad ko pa. Okay. Ooh. I'll end this video here. Thank you guys for watching. I appreciate you staying. Kahit 12 minutes ng video, pinagtsagaan yung panoorin. Very random. Bye guys.